Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte? Mainam po yan mga bossing, dahil ang mga taong mahilig sa mga pampaswerte ay nagiging positibo sa buhay mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ako po may tuturo sa inyo na isa sa mga pinakamagandang mga pamamaraan upang sa ganon hindi po tayo malasin para puro swerte ang dumating po sa atin. Pero kung kayo po ay may adinlangan sa mga pinapanood ninyo at ayon siyang gawin, huwag niyong pipilitin ang inyong sarili dahil maaaring masasayang lang po ang inyo pong effort. Kailangan po yung pang tipo na habang pinapanood niyo siya, parang kinabugga na parang sa isipan po niyo, ay parang gusto ko itong gawin. Asya, lumarga po kayo dyan. Dahil maaaring kayo dyan ay suswertihin kung anuman po yung parang feeling po ninyo ay parang gusto niyo siyang gawin. Kung kayo pinaniniwala wala sa mga gatong mga pamamaraan at nais nyo po ito gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swertihin sa ating pong buhay. Bukod po sa sipag at tiyaga, double time sa pagkayod, lalo na kung marami kang pangarap sa buhay, sabayan nyo po ito ng pananalig. Basta kayo po, i-release nyo, i-release kung ano yung nagpapabigat ng inyong kalooban. Diyan nyo na lang sabihin sa itaas mga bossing, pagamat alam nyo kung ano may nagaganap sa atin, pero iba pa rin yung kaya natin kinichismismisan kung bakit natin nagchichika tayo sa ibang tao dahil nga po sa parang wala tayong mapagsabihan na parang ang bigat sa ating kalooban, dyan yun na lang po ipagdasal. Unang-una, hindi ka machichismis. Pangalawa, masusolusyonan ng mga problema mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ganito po inyo pong gagawin. Bukod po sa sibag at tiyaga at pananalig sa mga Panginoon, ito po ay isa sa mga proven at paborito ko na pampaswerte. Ano po ba ito mga bossing? Ito po mga bossing ko ay ang oregano. Ang amoy ng oregano ay nag-aalis ng mga negatibong enerhiya. Di ba masangsang pero mabango ang amoy nito. Mas gusto ko nga po ito mga bossing ko kaysa sa basil leaves. Kasi ang basil leaves, lalo na kung fresh, ay nakakatusig ang amoy na parang hindi magugustuhan ang amoy. Pero ang oregano, mabango ang amoy. Bukod sa for healing, para sa mga ubo, nangangatayan na lamunan, okay po siya. Bukod po dyan mga bossing, ito po ay nagtataboy din ng mga negatibong enerhiya na nagdudulot ng kamalasan. Kagaya na lagi sinishare po sa inyo mga bossing ko, ang oregano ay isa sa mga subok na maswerte mga bossing. Ang gagawin lang po natin mga bossing ko, tatambalan po natin ito mga bossing ko ng barya. Ngayon, ang gagawin po natin, ito po yung ating barya. Kumuha kayo ng pinakabago na barya, yung makinang papusya. Ngayon, hugasan nyo lang po ito mga bossing ko. Pwede itong hugasan sa tubig ulan kung may tubig ulan po kayo. Basta malinis yung tubig ulan, tapos ibilad nyo siya sa sinag ng araw. Pwede rin naman po ito sa tubig gripo mga bossing. Basta importante, mahugasan nyo po siya at maibilad nyo po ito sa sinag po ng araw. Pagtapos po niyan mga bossing, kapag nasinaga na po siya, ilagay nyo lang po siyang ganyan mga bossing at mag-wish ka sa dalawang ito. Piso at ito rin po yung ating oregano. Mag-wish po kayo na sa pamamagitan nito ay magtutuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa inyo at kailanman na hindi na kayo mamalasin pa. Mag-wish po kayo na sa pamamagitan nito matitriple-triple ang blessing at lahat ng mga nais ninyong bilhin ng inyong pong pamilya ay mabibili po ninyo. Basta mas maganda, lahat ng mga magaganda ay huwag kang magsasawa na paulit-ulitin na ibukas inyong pong bibig. Kasi ito po ay makakatulong upang sa ganon maka-attract po kayo ng swerte at maitaboy po natin ang kamalasan. Ito po ay proven na napakaswerte basta't may 100% kang paniniwala sa ganito mga pamamaraan. Ngayon po, pagka tapos na kayong mag-wish mga bossing, itodo-todo nyo na lahat, only wishes po ito, lahat na pwede nyo siyang i-wish. Ibilad nyo siya sa sinag ng araw hanggang alas 8. Hindi pa sa alas 8 ng umaga, kunin nyo po ito at isiksik sa inyong pong pitaka. Sa inyong pitaka mga bossing ko ay mas mainam. Alisin nyo yung mga bagay na sumisimbolo ng kamalasan. Unang-una mga bossing, kung may salamin sa inyong pitaka at basag na po ito, itapon nyo po yan. Pero kung may salamin sa inyong pitaka, maganda rin po yan dahil nadodoble-doble ang pera. Nasasalamin na ng pera at ito ay maganda ang ibig sabihin, nadodoble ang pera. Ganun din po mga bossing ko, nagtataboy din po yan ng kamalasan. Pero kung wala namang salamin ang inyong pitaka, okay din po yan dahil kung meron namang barya ang inyong pitaka, okay po yan dahil parang salamin din po ito. Nadodoble-doble mga bossing ko ang pera mga bossing, parang nasasalaminan. Pansinin niyo po mga bossing ko kung ano man natatapatan nito, nagre-reflect po siya dito, di ba parang salamin. Ngayon po, swerte po ang dulot po niyan. Ngayon po mga bossing, kailangan alisin niyo po ang mga bagay na nakaka, kumbaga malas sa inyong pong
pitaka na ito nagiging dahilan kung bakit lagi kayo walang pera. Unang-una, alisin niyo po yung mga resibo sa inyong pong pitaka. Pangalawa, alisin niyo yung mga listahan ng mga gastusin, lalo na kung nabili niyo na po ito. Hindi niyo na kailangan i-stack po yan sa inyong pong pitaka. Ganun din po ang mga bagay na nakakalungkot sa inyong pong pitaka, gagaya ng mga yumaon ninyo na kamag-anakan o malapit po sa inyo. Ibili niyo siya ng special na album at hindi sa pitaka niyo po siya ilalagay ang larawan nito. Dahil maaaring kada makikita niyo ito, instead na magiging masiyahan ka sa pitaka po ninyo, dahil meron itong laman, maaaring ikaw po ay malungkot at ito ang maging dahilan kung bakit lagi kang walang pera. Dahil yung kalungkutan, sumisimbolo po yan ng kamalasan. Ngayon pa mga bossing, ibili niyo na lang ng special na album ang inyo pong karelasyon or kaya kung sino man pong pamilya po ninyo na gustong gusto nyo na nakikita, ibili nyo siya ng special na album. Para kung gusto nyo siya makita, buksan nyo lang yung special na album at hindi po sa pitaka po natin ilalagay. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po'y naniniwala sa magatong mapamamaraan at nais nyo po itong gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa mga bossing, subukan nyo po ito at i-mindset nyo na kayo magiging matagumpay at kailanman na hindi na kayo muling maghihirap pa. Kaya kung kayo po'y naniniwala mga bossing, good luck bossing po lahat!